lamig. Naalala ko tuloy tuwing lumalamig na yung panahon. Lagi kong naririnig sa mga intro ng mga pastors or church speakers kung kamusta na yung faith natin. Kasing lamig ba ng panahon o kasing init ng weather tulad ng weather dyan sa Pilipinas ngayon? Pag narinig ko na yon, malamang faith ang topic. Pero kung tatanungin po talaga tayo ngayon kung kamusta na ang faith natin, hindi po ba mapapaisip talaga tayo kung kamusta na nga ba talaga ang faith ko, lalo na sa pandemic situation ngayon? In our By the Word series, in James 2:18, this verse will help us evaluate the kind of faith that we have. Sabi ni James in James 2:18, "But someone will say, 'You have faith, I have deeds. Show me your faith without your deeds, and I will show you my faith by my deeds.'" Yung faith na sinasabi ni James dito is yung kind of faith na hindi lang alam mo, kaya pinaniniwalaan mo. O hindi lang yung kind of faith na naniniwala ka at nagtitiwala ka kaya ka nagpe-pray. Kundi yung kind of faith na alam mo man o hindi, maniniwala ka, magtitiwala ka, magpe-pray ka, susunod ka at kikilos ka. That's the kind of faith that James is teaching us when he said, "I will show you my faith by my deeds." Lahat po tayo pwedeng magsabi that we're okay. I'm okay. My faith is okay. I have faith. Pero kung i-evaluate po natin ang ating mga sarili sa kind of faith that James is teaching us, macha-challenge po tayo na lalo pang kumilos at magsipag na sumunod and work in God's kingdom here on earth. Siguro, ang next na maiisip o matatanong natin is, paano? Lalo na ngayon sa situation natin. Lockdown, ECQ, GCQ, sarado ang church, limited ang resources. Pero sasabihin ko po sa inyo, napakaraming ways to show our faith through our good deeds. Kung lagi lang po nating iisipin si Jesus, yung ibang tao, and lastly, or last na, yung ating mga sarili. Merong acronym yun eh, JOY. Jesus, others, and yourself. Dapat ganun po yung prioritization natin. Pag inisip po natin yun, magiging madali po sa atin para tumulong o patuloy na makakilos in God's kingdom. Alam ko po na yung verse po na ito is really challenging to all of us. Because again, this kind of faith that James is teaching us is the kind of faith that we can show through our good deeds. Kailangan merong paggawa. Kaya yun po yung patuloy nating ipanalangin, lalo na sa sitwasyon po natin ngayon. Dahil alam ng Diyos kung ano po yung mga pinagdadaanan natin ngayon, kung ano yung sitwasyon natin ngayon, at kung ano lang yung meron tayo ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Thank you, Lord, dahil even in this situation, Lord, You never fail to teach us through your words. Lord, we thank you because your words are always our guidance in this world. Thank you, Lord, dahil ngayon tinuruan niyo po kami ng different kind of faith. A faith that is on a different level. A faith na hindi lang basta maniniwala kami o hindi lang basta magtitiwala kami. Kung hindi yung kind of faith, Lord, it's as if nakuha na namin, Lord, na-claim na namin, Lord. Kaya hindi mahirap para sa amin na sumunod at patuloy na kumilos, patuloy na gumawa in your kingdom here on earth. Father God, we thank you dahil alam po namin na kahit po nandito kami sa sitwasyon ngayon, Lord, na dinedeclare ng mundo na pandemic, Lord, alam po namin na you never fail to provide. You never fail, Panginoon, to bless your children. Kaya alam po namin, Lord God, that we have still many resources to give. Hindi lang po sa inyo, kung hindi rin po sa ibang tao. Lord, help us. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na mag-comfort po sa bawat pamilya na nahihirapan,
sa bawat pamilya na lumalaban kung meron mang may pagkakasakit na nangyayari, o sa bawat pamilya, Panginoon, na nangangailangan sa mga panahong ito. Panginoon, alam po namin na kahit kailan, hindi po kayo tumigil na tumulong po sa amin. Maraming maraming salamat po. At alam po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na magsusupply po sa amin, Lord, ng lahat ng kailangan namin. Time, treasures, Lord God, and everything else that we need, Lord, for us to continually obey you and work and be productive in your kingdom. To you be all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen.